kahapon nag-umpisa na po yung voters registration. Maybe you can invite, paano ba give us the, ano ba yung mga dapat gawin para po makarehistro either first-time voters o yung mga na-disenfranchised po para po makasama po sila dito sa susunod na halalan sa 2025? Ma'am Ali, Ma'am Pat, maraming salamat po. Kahapon po, nagsimula na yung ating resumption po ng ating registration of voters at napakaganda po yung nangyari sapagkat una, diniklara po natin yung kahapon bilang pambansang araw ng mga botanteng Pilipino at napakadami po nating aktibidad at halos 100% po lahat ng rehiyon ay nakapagsimula ng ating registration of voters. In fact po, ang inyong lingkod, kasama ang ilang matataas opisyal ng komisyon, ay pumunta po kami kahapon sa Kalayaan Islands, more particularly sa Park Asa, upang makapagparehistro ng mga himugit kumulang na 50 ng mga botante. Yun po ay napakasimbolik sapagkat gusto namin ipakita sa lahat. Number one, yan ay yung piece of property na yan ay atin sa ating bansayan, sa Pilipinas yan, at ng mga pinaparehistro natin ng mga Pilipino. Ibig sabihin lang na kahit pangalawa po ay kahit gano'ng kalayo ang isang lugar ay kaya pong abutin ng COMELEC, makapagparehistro lang tayo ng ating mga kababayan. Kahapon din po, nagsimula na yung iba nating, sa iba nating malls, ang Registration Anywhere Program. Ibig sabihin, kahit na hindi kayo umuwi sa mga lugar kung saan talaga kayo dapat bumoto o kung saan kayo pinanganak, lumaki, o dahil sa pag-aaral o dahil sa pagtatrabaho, pwede na po mag-avail ng Registration Anywhere Program. At yan po ay sinasagawa na natin sa pakikipagtulungan sa 171 na malls nationwide kasama ang SM, Mega World, ang Robinsons po at ang ating pong Philindex. So, yan po, tulong-tulong lahat para lang makapagparehistro tayo more or less ng at least 3 million voters. Yan po ang ating projection. And at the same time, Mama Ali, Ma'am Pat, samantalahin ko rin po, ongoing din po ang registration of voters natin abroad sa mga kababayan natin nasa ibang bansa. Yeah. At yan po, hopefully, maging mataas ang number of voters natin sapagkat first time natin gagawin sa kasaysayan natin ang internet voting. Ipupursige na po ng Commission on Elections. Okay. Internet voting para po dun sa ating mga kababayan na wala po sa Pilipinas. Ganun po ba yan, Chair? Tama po. At hopefully po, anong malay natin? Pag nakita natin maayos, maganda pala naman at saka talagang sobrang secure ang internet voting. May pagka po sa mga darating na panahon, pwede na natin gawin ang internet voting sa ating bansa dito mismo para sa mga senior citizens, sa mga PWDs at sa mga heavily pregnant women. Para hindi na po sila sasabay pa sa pagboto sa ating mga kababayan, pupunta sa mga presinto at napaka-init, napaka-sikip para hindi sila nagkakaproblema. Oo. Okay. Chairman, I was going to ask, paano ba magboto? Paano magparegister? Yung anak ko, A18 lang, super excited na siya mag-register. Ano ba mga kailangan ipadala, dalhin or ipakita para po magkaroon po ng vote? Kasi may panukala rin, ibabalik yung voters ID. So, anong mga kailangan pong ipakita para po makapag-register? Tama po kayo. Naku, alam niyo po, ito po yung panawagan natin, lalong-lalo na sa mga kabataan natin, na sana'y masamantala po nila itong pagpaparehistro. Wag na po yung nasa kaduluduluhan pa lang September 30, saka magpaparegister. Una po, yung mga kabataan, kahit po vote, kahit po student ID lang, ipakita ninyo na naglalaman kung ano yung address ninyo, ay marirehistro na po namin. Doon naman po sa mga medyo nakatatanda na, beyond 18 years of age, pwede na po kayo magpakita ng isang government-issued ID. Basta po bawal po ang ating mga company ID, hindi na po namin tatanggapin yan. Dahil may nahuli po tayong gumagamit ng napakadaming company ID, hindi naman pala taga doon yung mga pinaparehisto. Opo, number two, bawal po ang mga police clearance, ang NBI clearance, o kahit po ang sedula sapagkat hindi naman po ID ang mga yan. Basta po any government-issued ID, kahit nga po postal ID, ay pwede nating tanggapin sa ating po mga registration site. Sa mga nakikinig sa atin, hindi lamang po new voters ang magpaparehistro, no? Kanina sinasabi natin, pag ikaw ay you will turn 18 kung ay magiging 18 anyos by the next election. Ano ba yan? May 12 ba yan 2025, Chairman? Kailan ba yung next tama natin? Tama po, Ma'am Ali. Opo, so, kung kayo magiging 18. Kahit ngayong araw na to, yung pong anak ni Ma'am Pat, halimbawa, ay magpaparehistro. Ngayong araw na to, siya ay 17 pa lamang, pero 18 na pagdating ng May 12, 2025 election, makakapagparehistro na po siya. Basta on the day of the election, dapat ay 18 years of age po siya. Okay. Pinabalaan lang natin yung ating mga kababayan kasi krimen. Huwag kayong magpaparehistro as new voter kung transferi lamang kayo. Ano? Chairman, kung kayo ay kunwari, lumipat lamang kayo, wag hindi as bagong botante, ha? Baka kayo po ay masampahan ng kaso.
Chairman. Apo, at kalimitan po, hindi lang po yung transfer, minsan po yung mga hindi nakakaboto ng matagal na. Pag hindi nakakaboto ng matagal, siyempre po deactivated ang tawag natin dyan. Pag po deactivated, ibig sabihin na andyan pa po yung registration nyo, kaya lang inactive. Ngayon po, kung gusto nyo pong buhayin ng inyong application, ang inyong registration, magpapay lang po kayo ng tinatawag na reactivation. May form po na ganun, na reactivation form. Ngayon, kung matagal na po kayo hindi nakakaboto, pagkatapos ay kayo po ililipat ng ibang lugar, dahil nalipat na yung bahay nyo, o nakapag-asawa kayo, o talagang kayo permanente ng umalis, doon sa original na pinanggalingan nyo, hindi kayo nakakaboto, ang tamang form po na hihingin nyo sa local COMELEC namin ay transfer with reactivation. Tama po si Ma'am Ali, wag na wag po kayo magpaparehistro muli ng bago, sapagkat yan po ay double or multiple registration. Okay. So napakaganda nitong wrap ninyo, register anywhere program, very accessible, very convenient. In under 10 minutes, maaari nyo gawin po yung pagrehistro at kahit ano pong gusto nyo gawin, na reactivate, diba? Change of status with the COMELEC. Tanong ko lamang po, kasi this is not just going to happen in malls. It can happen in school campuses. Talagang you will reach out to the people. Kayo na po ang lalapit sa amin, sa mga kababayan po natin. Paano po malalaman yung mga lokasyon po ng RAP, Register Anywhere Program, at yung schedule nga kanyo 8 to 5, Mondays through Saturdays? So, paano po malalaman po, kung saan po matatagpuan itong nagaganap na RAP? Ma'am Ali, i-announce po natin yan, lalong-lalo na po sa mga simbahan. Pupunta po tayo dyan sa kapatiran sa atin sa iglesia. Yan po, i-announce namin. Isang maghapon po kami naandyan sa mga schools, public or private, sa mga government agencies, GSIS, SSS, Armed Forces, PNP, Supreme Court, Ombudsman, GSIS, at ang napakadami pa pong ahensya ng pamahalaan. At yan po ay plano namin gawin, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa ibang parte ng ating bansa. So, ano po yan? Halimbawa po, kanina sa Senado, sure po na kapag kami pupunta dito sa Senado, i-announce po dito sa Senado na sa araw na ito na andito ang COMELEC RAP upang magparehistro. Ginawa na po namin yan dati sa GSWD, kahit po sa GSIS, at talaga naman po tinangkilip ng mga kababayan natin. Okay. Parang bibili ba ko talaga sa RAP? Kasi yung may eroplano kayo na sinakyan ng COMELEC patungong Pag-asa Island na nakatanggap ng radio challenge mula sa China. Oo, kahapon. Ano? Kayo ba yung sakay? Kayo yung nakasakay doon, Chairman? Ano ba nangyari, Chairman? Tama po. Opo. Yan po ay military plane ng ating Philippine Air Force, at yung radio challenge na natanggap ng ating mga piloto, sinagot din naman nila, welcome to the Philippines. So kung sabi nila welcome to China, welcome to the... Palakasan na lang po ng boses yan. Yan po ay natural na po dyan. Yan po ay tayo na may handa sa ganyang bagay. Basta ang sinasabi natin, nagparehistro kami dito sa Pag-asa. Di amin to. Amen. Yung mga naandun na putante, amin na. Ibig sabihin lang, we strengthened our claim of sovereignty dito sa lugar po na ito. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25.